sobrang laki ng naging impact sa akin ng cashless transaction. Kasi before, Sir Arman, pag nung nag-work ako, aalis ako sa bahay, hindi na may pera talaga sa wallet. Like, lahat inaasa ko syempre sa cash po. Pero ngayon, Sir Arman, talaga, kahit coins wala ako eh. Confident ako. Confident ako basta hawak ko yung cellphone ko na makakapagbayad ako kahit saan ako pumunta. Ganun yes. Yung feeling niya ngayon, di po ba? Sobrang yes, oh, sobrang gusto ko ng cashless transaction ni Laika talaga. Welcome back to Peaceabilities, Arman Benko, with our special guest, a Laika celebrity, Jaisel Oliver. Jaisel, ang dami mo ng followers ngayon. Naalala ko, nung una kang pinakita sa akin ng Laika, tinignan ko yung YouTube, tinignan ko yung Laika mo. Tapos yung sa YouTube, sabi ko, alam ko na kung bakit ano siya, kung bakit siya sinusundan. Kasi pag nag-YouTube siya, parang katabi mo lang yung kausap mo. Miski na libre yung nanonood, kung makipag-usap ka sa kanila, actually, kung mapapansin mo, ginagaya kita eh. Parang pagkausap mo, pero eto kasi, may kausap ako. Nung nakikita kita sa YouTube, kung magsalita ka, parang katabi mo yung kausap mo, parang yung camera may mata, may tenga, may ano, pag kinakausap mo, sabi ko, ah, she's a natural. Kasi, ano naman, may experience naman tayo sa TV. Sabi ko, natural tong bata na to, dahil wala naman tao sa harap niya. Wala naman nagre-respond except sa chat. So, that is a good thing for you at the get-go. Eh, kaya no surprise. Sumabog din, pati yung YouTube follower mo. Naalala ko noon eh, mag 10,000 followers lang, magwawala ka na. Eh, ngayon eh, grabe eh. Dati, naalala ko yun, napanood ko yun, yung sinasabi mo, mag 10,000 followers, ito ang mangyayari. Congratulations again. I can only surmise those who give something good will definitely receive something better. Ms. Jaisel, off the air, bago tayo magprograma, tinatanong ko sa iyo kasi ngayon medyo nagigilty ako kasi meron akong kapiranggot na follower, meron akong kapiranggot. Nung nag-uumpisa ako, parang very close pa ako sa kanila. Yung mga nasa in the hundreds. Kasi kakaunti pa lang eh. Tapos may chat facility pa noon. Ikaw din ba, naging very close ka, no? Sa mga, nung nag-uumpisa ka? Yes, Sir Arman. Sobrang tutok ko po before na gusto, actually lahat po ng messages before nare-replyan ko pa eh. Opo, kahit saan po talaga? Pero ngayon po kasi, Sir Arman, hindi ko na po talaga makontrol. I've been receiving thousands of messages every day from my Facebook, Instagram, even Twitter po. May mga nag-message sa akin kahit yung sa TikTok ko, meron na po ngayon eh. Kasi before, Facebook and Nike lang ang problema ko eh. Kaya ngayon po talaga, alam naman po nila na hindi ko ma-re-replyan lahat ng messages nila, but I'm trying to have connections po with them through my admins po talaga. Kaya po, may mga admins po ako na nagme-message and sumasagot po ng inquiries nila. Kasi gusto ko po na kahit madami po akong followers, alam po nila na pinapahalagahan ko po sila, yung support po nila sa akin. Hindi, tsaka nakikita ko sa YouTube naman na pag minsan binabanggit mo yung mga nagme-message sa'yo, miski na hindi yung time na yon na padala yung message, yung mga nakaraan, binabanggit mo sila. Nakita ko doon sa isang episode mo, nabanggit mo sila and they get acknowledged. At saka, Sir Arman, okay. palabasa po ako ng messages, pero hindi po ako yung tipo ng tao na pala reply, pero pala ano po ako, pala read po ako ng messages nila. And
the same time po, kapag may nababasa ako na kailangan talaga nila yung tulong ko, kailangan nila yung sagot ko, magre-reply naman po ako. Pero yung ibang messages po talaga, inaamin ko na hindi ko na po sila nare-replyan talaga. And sana naiintindihan po yun ng ibang followers ko. Yeah, kaya nga salamat, binigyan mo kami ng oras. Ito rin ang way siguro para you can interact with your followers. Question. Paano mo ina-address pag yung medyo personal na sabi nila below the belt o yung wala sa lugar, yung mga comment? Naka-experience ka ba ng ganun? To be honest, Sir Arman, sobrang thankful ko po kasi so far wala pa pong ganun. Siguro, yun nga, it goes to show kasi ano yung, di ba, alam natin yun, bata, matanda, yung karma. You give good vibes, better vibes to come to you. At sa marami mga comment ngayon at doon sa mga nakikita ko sa mga post, no, they love your authenticity, yung pagiging totoo mo na tao. Kung meron kang hilig, may luho ka, meron din yung merong seryoso, meron din yung nagbababala ka, nagpapaalala ka sa mga followers, tapos yung yun nga eh, ang the best, kaya ikaw talaga yung pinili namin. Kasi yung mga pumasok sa Laika kanina lang, yung pinagdadaanan nila ngayon, yung pagtataka nila, paano ba to? Ano ba to? Pinagdaanan mo rin at nalagpasan mo. And siguro, yes, dahil isa ka sa mga una, pero nakikita naman natin tuloy-tuloy yung pag-develop din ng Laika. Would you agree with me, ang one of the best feature nung Laika after earning gems and passing the gem and ultra rate, the best yung cashless transaction? Oo naman, Sir Arwan, sobrang the best talaga pag cashless. Sobrang, sobrang ano po ba, paano bang perfect term doon? Sobrang laki ng naging impact sa akin ng cashless transaction. Kasi before, Sir Arwan, pag nung nag-work ako, aalis ako sa bahay, hindi na may pera talaga sa wallet. Like, lahat inaasa ko syempre sa cash po. Pero ngayon, Sir Arman, talaga, kahit coins wala ako eh. Confident ako. Confident ako basta hawak ko yung cellphone ko na makakapagbayad ako kahit saan ako pumunta. Ganun yung feeling niya ngayon, di po ba? Sobrang yes, sobrang gusto ko ng cashless transaction ni Laika talaga. Ano ang una mong cashless transaction? Yung sa physical, ha? Hindi online. Anong unang-unang pinaggamitan mo? Watch po. Watch. Sir Armon, nagigilty nga ako kasi nung nagka-gems ako, medyo mali ako. Kasi inuna ko yung mga bagay na wala ako. Inuna ko po yung mga bagay na gusto kong magkaroon ako. So, inuna ko talaga yung mga watch, damit, sapatos. Bad. Sorry na. Opo. Alam mo, that goes to show totoong tao ka. Totoong tao ka. Ikaw yung talagang mapag-modelan, hindi model na maganda, na nagmamodel ng damit, yung pwedeng makitaan kung paano talaga ang mga bagay-bagay. It is but natural. Dalawa lang ang mata ko. Oo, malabo, pero nakikita mo siguro sa likod yung dami ng salamin ko, iba't ibang salamin. Like a gem, cashless transaction din po yan. Ito pong si Jaisel, reyna ng cashless transaction. Pero it is but acceptable, understandable. I understand that. I completely understand and accept that. Dahil pinasok mo na rin doon,
paano mo ngayon nakikita, kasi in the future, very near future, piti baka yung pag-iipon, pag-i-invest, eh baka pwede na rin cashless transaction via Laika Gem. In fact, naunahan officially yung Laika. Anong comment, merong isang nag-comment, anong masasabi mo doon sa nang scam doon sa Laika na investment daw? Sumali ka ba doon? Sumali ka doon? Hindi po. Ah, good. Yan kasi, dyan sa mga nanonood, total, you follow Jaisel Oliver. Meron kayong nakita doon sa Laika. O parang meron kayong nakita doon sa Facebook. Buti na lang merong nakakausap ngayon yung isang tao doon sa Facebook. In this case, sa Laika. Sana man lang nagtanong kayo kay Miss Jaisel. Miss Jaisel, kayo po, pumasok ko ba kayo rito? Kita nga, miskina si Miss Jaisel, hindi pumasok dyan. That's a sad story, no? Jaisel, no? Sa nangyari. Alam mo yung nangyari nun, no? Alam ko po. Sir Arman, ito po yung pinaka-honest na comment ko about dyan. So, sa nangyari pong investment and scam po na yan, Laika is really out of the picture po talaga. Kasi ang involved po kasi dyan is individual person eh. So, sa nangyaring investment po na yan, kahit gusto man natin silang tulungan isa-isa, kaso kasi Sir Arman, it's voluntarily na binigay po nila yung gems nila. So, I'm giving you this messages sa lahat po ng nanonood sa akin ngayon na you should plan na kung kanino nyo i-invest, even if it's money or gems, kailangan yung pag-isipan mabuti. And pinaka the best, trust no one. Kasi kahit po ako, yun po talaga yung pinaka tinatatak ko sa isip ko na trust no one talaga. Kasi usually sa mga ganyan, hindi po biro ang investment. Hindi po madaling kitain yung pera. Yes, or yes, gem. Yes. Sana po next time, pag-isipan nating mabuti or alamin nating mabuti kung ano yung magiging benefit natin dun sa pag-iinvestan natin. Ako so, naman. Yes, Jaisel, I completely agree with you. Walang kinalaman ang Laika. It just so happened Laika was the platform that was used. It could have happened in Facebook, in Instagram, and it does happen in those platforms as well. So, katulad nga ng sinabi ni Jaisel, I'm sure si Jaisel din yes, lucky, blessed siya na unang post niya, unang pasa sa kanya ng gems, wow, 10,000 gems. That's our second keywords. Pero hindi madali ang pagpasok o pag-earn ng gem. Ako, Jaisel, as far as investing naman is concerned, yeah, I agree with your mantra, trust no one. If you want to invest, investigate before investing. Do not just trust the word yes na nang bigay. Lalo na if it's too good to be true. Jaisel, para tail end na tayo ng programa natin. Sabi sa'yo, mabilis lang to eh. Itong kwentuhan na to eh. Ano na ang nakikita ni Jaisel na activity or participation niya sa Laika, sa social media? Kasi meron ka ng physical world na nabubuhay, Jaisel Oliver, mabuting anak, nag-aalaga sa mama niya, probinsyana. Kasi antagal ko ini-schedule to kay Jaisel, busy siya, tapos umuwi sa probinsya. At syempre marami pang ibang gawain din. Ano ang future ni Jaisel Oliver sa physical world? Buti may boyfriend na, congratulations. Tsaka sa virtual social media world, ano ang future ni Jaisel Oliver? If you will allow us to eavesdrop or to know. Siguro po, as Jaisel Oliver, syempre, I will always be here para sa mga Laika user to be a good model para po kung paano nyo gamitin ng tama yung application.
Nandito po ako lagi para i-guide kayo kung ano yung tamang paggamit ng application. And at the same time, I'm always here po para tulungan yung iba, of course, to earn gems. Ayan. And idadagdag ko na din, syempre, kung paano nyo magagamit yung gems nyo in a very nice way and kung saan pinaka-the best yun na paggagamitan nyo ng gems nyo. So, nandito lang ako. Siguro, tuloy pa din naman po ako mag-vlog. And of course, yan, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa Laika. Ayan, i-guide ko kayo always. Dito lang ako lagi. Jaisel, meron ka bang gusto kang pasukin na mas malawak, mas malaki, mas seryoso na advokasya? Kasi more than just an opinion leader, more than an influencer, ang pinaka-essence ng influencer, alam mo, huwag ka magulat. Next year, baka may kumatok sa'yo, politiko. Uy, pag-usapan mo naman ako. Uy, kasi meron ng responsibilidad sa iyong pagkatao. Kita mo nga, oh, dito sa nanonood, dati nanonood lang sa amin, 5 eh. Ako, 2 anak ko, nanay ko, tsaka yung kapatid ko, dahil may utang ako doon sa kapatid ko. Eh ngayon, 500 plus. Thank you sa inyo. Pero more than just following Jaisel, sana the program is giving you some enlightenment, some information. Jaisel, ikaw, ano ang meron ka pang pinabalak para maging pribilehiyo na ng Peace Abilities para masuportahan ka ng yung mga followers mo? Meron, gusto mo bang sana hindi politiko? Huwag kang pumasok sa politika, ha? Meron ka bang gustong ibang advokasya na kami, kasama na ako, ang Laika, na gusto mong pasukin na susuportahan ng mga followers mo? Siguro po, sa ngayon po, ang advocacy ko lang talaga is to help. Lalo na po sa mga gusto na paano ba to make money, ayan, yeah. kung paano ka magpa-plan, kung paano ka mag-grow as a person. Kasi ako po talaga, sobrang laki po ng development ko. Lalo na kapag kasi Sir Arman, inaalam ko po kasi mabuti sa sarili ko kung ano ba talaga yung gusto ko. Nandun po yung paninindigan ko na kapag gusto kong gawin to, gagawin ko talaga. Kahit maging resulta na if it's failure or not, success, gagawin ko siya talaga. So, siguro ngayon, advocacy ko lang talaga is to help, lalo na yung mga gustong makaipon dyan kung paano ka makakapag-survive. Yung buhay, yung araw, sa araw-araw. Parang ganun, Sir Arman. Kasi, yeah. Ngayon, ang dapat talaga natin, lalo na sa time na to, kailangan natin alamin how to make money. Correct. Kasi sobrang hirap po ng buhay ngayon eh. Yes, parang, Kaya nga, isa sa mga paalala natin lagi dito sa Peaceability, sa larangan ng financial literacy, hanggat maaari, multiple sources of income. Yung income yes. naman, pwedeng pera, pwedeng gems, dahil sa cashless transaction, nagagamit nyo. So, kasama mo kami dyan. At off-air, offline, miski na walang nakakakita, tawag ka lang, magsabi ka lang sa iyong lingkod kung paano lalong makakatulong. Bakit ko po sinasabi to? Dahil, obviously, Jaisel Oliver, because of her true self, yung sariling niyang totoong pagkatao, her authentic, simple, na pagkatao at approach sa buhay, I am actually pleasantly surprised. Totoo yung mga comments dito sa'yo? Dito sa dami ng comments na to,
na you are really a very humble, down-to-earth person. Kasi nung una, noong mga 3 months ago, nung pinaalala sa akin ng Laika, oh, kailan mo i-guest yung ano natin, si Jaisel Oliver? Sabi ko, baka malaki na ulo niyan. Baka super celebrity na yan. Alam mo, I can feel your, yung mga maraming comment dito. Basahin nga natin yung mga comment dito. Ito, kay Kyla, super bait. May sinabi siya, pero mahaba. Good, Mike, bago tayo magtapos, iwanan lang natin ang mga magagandang comments para kay Jaisel Oliver, yung mga audience natin. Bigyan natin. Ito, from Grace Goreleo. Hi, Ate Jaisel. Grabe ang ganda mo, talaga. Di nakakasawa, titigan. Babae ba to, lalaki? Babae to, pero pinupuri ang iyong kagandahan. Ha? Grabe, hindi lang maganda, napaka-generous. Di po ako nagsisi sa support at binibigay ko sa iyo kasi hindi po kami namimili, hindi kayo namimili kahit na small or big Laikans man. Thankful po ako kasi ang dami pong natulungan dahil kay Laika. Yung blessings na tanggap namin, binabalik mo lang din sa mga Laikans. Grabe yung blessings na tanggap namin. Ito kay Charm DP. Charm DP. Isa pa, Mike, bago tayo magtapos. Pili ka dyan. Lahat mukhang malalalim at mararami. First time natin ang hahaba ng mga message. They really want to express, Jaisel, to you their gratitude and their love, if I may say. One more comment, Mike. Ryan, hello my queen. Ay, nirarail na ka pa. Good evening po sa inyo, Miss Jaisel. Dahilan kung ba't ako na Laika, siya po ang unang-unang hinanap ko pagka-download ko ng Laika kasi napunod ko siya sa KMJS. Sobrang generous po ni Queen Jaisel. Kaya madami ang umahanga sa kanya. Miss Jaisel, kinapos tayo ng oras. But again, thank you very much for gracing us your time, for helping us with your time. Your last message to your thousands of followers. I'll give you your virtual floor. Hi sa lahat ng Team Banis, sa lahat ng Laika users, ayan. Huwag niyo po kalimutan i-follow ako sa YouTube and Laika. And ipapromise ko po sa inyo na i-guide ko kayo sa paggamit niyo ng Laika. And nandito ako to always na i-share yung blessings ko sa inyo. Hindi ako madamot na tao, kaya kung ano yung meron ako, I'm sure na magkakaroon din kayo in the future. Just make sure na gagamitin niyo sa tama yung mga na-earn yung gems. You need to plan ng mabuti kung saan niyo yan gagamitin. Kasi sa panahon ngayon, alam niyo naman, mahirap. And sana doon sa nangyari na investment, sana maging lesson lahat sa atin yon na kailangan natin pagplanuhan lahat. Maraming salamat po sa lahat ng support nyo, lalo na sa Laika. Ayan, thank you so much po. Hindi ko ina-expect na ganito po karami yung magsusupport sa akin. And hindi po ako magsasawa na mag-share ng blessings sa inyo. Thank you po. Thank you, Jaisel Oliver. Nagre-reyna at legit, humble, and the true Laika celebrity. Paki-promote mo rin yung Peaceabilities. Yun nga sasabihin ko eh. So ayan guys, nag-browse ako sa Peaceabilities last week. Yan. Nag-browse ako and sobrang dami ko natutunan. Sir Arman, hindi ko alam na ganun po kalawak yung... Medyo ako po kasi as a person, may mga alam na din po ako regarding sa financial management. Pero nung nag-browse po ako sa inyo, parang lumawak po yung mind ko na, ay, dapat pala ganito. Madami pa pala akong hindi alam. So guys, kung gusto nyo ng, alam nyo yun, na makakatulong sa inyo regarding budgeting, sa financial management nyo, kailangan nyo i-follow ang Peaceability sa YouTube nila and dito sa Facebook page nila. Support nila ang Peaceabilities. And mag-watch-watch kayo or mag-read-read kayo ng ilang segments nila. Sobrang nakakatulong talaga. There you go. Jaisel, Joy Oliver, maraming salamat. Hanggang sa susunod na Lunes, 5 keywords, Peaceabilities. Apo. Tapos magpapamigay pa ako. Share pa ako ng blessings later. Thank you, guys.
Thank you, Sir Arman. Hanggang sa susunod na Lunes. Monday, 7 p.m. Bye! Bye!